Gumawa naman tayo ng isang kutkuti na mas healthy sa mga junk foods na nabibili natin sa tindahan. Ito po ay ang minatamis na white beans or kidney beans. Napakadaling gawin at napakasarap din. Tara, gawa tayo! Hi, I'm Dance and this is my channel. Huhugasan natin ng maigi ang isang 500 grams o kalahating kilo na white beans. Hugasan lang natin ng maigi at pagkatapos po ay ibababad po natin ito. Ibabad po natin ang ating white beans ng maraming tubig hanggang sa magdamag po, or about mga 8 hours po natin ibababad ang ating white beans dito para lumambot po at mas madali po natin ilaga ang ating white beans mamaya. At pagkatapos ng 8 hours, ganito na po ang itsura ng ating white beans. Medyo lumaki siya, tumubo o lumaki ang ating white beans dito. At ito po ay ready na po natin i-steam po ang ating white beans. Hugasan uli natin ng mga 2 beses para matanggal po yung hindi magandang amoy sa ating white beans. At sa isang steamer ay spread lang natin directly sa isang steamer ang ating white beans dito at ikalat lang natin ito. I-flatten ng pantay-pantay para pantay-pantay din ang pagkaluto ng ating white beans po dito. At i-steam lang po natin ito ng mga 30 minutes muna at pagkatapos hahanguin uli natin. After 30 minutes ay hanguin muna natin at pagkatapos ay halukayin po natin ang ating white beans dito para po maging pantay-pantay ang pagkaluto ng ating white beans po dito at pagkatapos ay ibabalik uli natin sa pag-steam ang ating white beans dito. I-steam uli natin ito ng mga another 20 minutes po o 15 minutes po. Dapat po ay huwag lalampas ng 50 minutes all in all ang ating pag-steam sa ating white beans dito kasi po may tendency po pag ma-overcook ay madudurog po ang ating white beans po dito. At ito na po ay siguradong luto na o malambot na ang ating white beans po dito. At para sa ating minatamis na white beans ay maglagay lang tayo ng mga 3 cups na white sugar dito sa isang malaking pan at dagdagan natin ng 2 cups na water dito. Haluin lang po natin hanggang sa matunaw po ang ating sugar dito. At bago natin ituloy ang ating paghahalo ay i-shout out muna natin si Cel Torres ng San Isidro Heights, Cabuyao, Laguna. Maraming salamat po sa palatuloy niyong pagsubaybay o pagsuporta sa aking mga video recipe dito. Maraming salamat po sa panonood. At kapag natunaw na ang ating sugar dito, ay ilalagay naman po natin ang ating steamed, ang ating niluto na white beans po dito. At pagkatapos ay hahaluin natin ng dahan-dahan para po ay hindi madurog ang ating white beans. Tulad ng sinabi ko, dahan-dahan lang po ang ating paghahalo sa ating white beans po dito para hindi mabiyak o madurog ang ating white beans po dito. At kung nandyan pa po kayo nanonood sa ating pagluluto ng ating white beans, ibig sabihin lang yan ay nagugustuhan nyo po ang video na ito. Pakicomment nyo naman po kung saang lugar kayo nanonood para i-shoutout ko po kayo at ang lugar nyo sa susunod kong video uploads. At kung meron po kayong mga comments or kung meron po kayong mga request na recipe, pakipost lang po sa comment section sa baba at sisikapin natin na tugunan ito.
At kapag nakita na natin na nag-reduce na ang liquid sa ating niluluto na white beans, ay subukan po natin na i-test. Hawakan natin, medyo mainit nga lang, kung dumidikit na ang ating kamay. Ito po ay sign na pwede na natin hanguin ang ating white beans po dito. At pagkatapos ay salain lang po natin, ilagay po natin sa isang colander para mag-drip po ang excess na syrup sa ating white beans po dito. Huwag nating i-overcook o huwag nating hayaan na mag-caramelize ang ating sugar dito kasi po titigas po ang ating white beans po dito. At kapag nag-drip na ang excess na syrups dito sa ating white beans, ay palalamigin lang po muna natin ito bago po natin ito lagyan ng ating powdered sugar. Huwag tayong maglalagay ng powdered sugar na mainit pa ang ating white beans. Sasalain muna natin ang ating powdered sugar dito o confectioner sugar para po maiwasan ang buo-buo dito sa ating sugar. Heto na, ikukot na natin ang ating pinalamig na white beans po dito or ating nakoted ng syrup na white beans. Ikukot uli natin ito ng white sugar at ito po ay padadaanin natin sa isang strainer para mawala po ang excess na powdered sugar po dito. Ganito dapat ang ating gagamitin na hindi naman po ito strainer. Ito po ay pang prito. Para matanggal po ang excess na sugar po dito. At ito po ay ready na po natin ipack ang ating pinakamasarap, pinakamahealthy na candied white beans po dito. Nasa sa inyo na po yan kung paano nyo po ipapak, ilalagay niya natin sa isang microwavable tub o kaya ilalagay natin sa pouch na ganito o kung napakasimple naman ang ating pagpak ay ilagay lang natin sa isang cellophane pagkatapos ay isisil lang po natin at pwedeng-pwede na natin ibenta ang ating candied white beans.